Sa punto pong ito, makakausap natin si Jeffrey James Okang, ang legal officer ng Ozamis City. Magandang tanghali po, Ginoong Okang. Live po tayo sa Balitang Magandang tanghali po, Ma'am Marie. Una po sa lahat, maaari po bang pakipaliwanag po sa amin itong nangyari pong search, yung pagsisilbi po ng search warrant na ikinasawi po ng inyong mayor at ng first lady at iba pa? Ma'am, ang masasabi ko po ay galing po mismo sa bibig ng ating vice mayor na under detention. As per her po, 2 a.m. po ng madaling araw, pinasok po yung inistayhan niyang bahay. Yung bahay po ng father niya at yung bahay ng uncle at kapatid niya. Magkakaibang bahay po ito in an alleged service of a search warrant. But the alleged content of the warrant allows them to search for firearms. So. Alright, 6 na search warrants daw po ang isinilbi. Tama po ba? We cannot confirm as of now, ma'am, kasi still ongoing po ang operations nila. Hindi pa po napapasukan yung site mismo. Bawal pumasok ang mga civilians. But as far as I am concerned, 4 po yung alam kong bahay na in-search. Yung bahay po ni Board Member Ardot Paruhinov, yung bahay ni Mayor Aldong Paruhinov, yung inistayhang bahay ni Vice Mayor Nova Paruhinov, which she claims na hindi naman po sa kanya, at yung bahay po ng kapatid niya, yung junior po ng ni Mayor Aldong. Nangyari po ito ng 2:30 a.m. Naipaliwanag po ba kung bakit ganito ganitong oras kinailangang isilbi yung search warrant? Ma'am, narinig po namin sa buong Ozamis yung putukan. From my personal point of view, nagising po kami kasi nag-brown out po during those times. Tapos nagkaputukan, tapos nakita ko na lang po sa Facebook na ganun po yung mga news. And then the morning after, nakausap po si Vice Mayor at sabi po niya na pinasok daw po sila, pinutol daw po yung mga CCTVs on all houses, kinuha po daw yung mga HD box. Tapos siya po mismo ay sinampal-sampal doon ng isang officer, kaya nga po may injury siya sa bibig. We also had a photo of that. And then the search was done. Di na niya alam po anong nangyari sa father niya. In fact, 9 a.m. this morning pa lang niya nalaman na 2 a.m. pa lang patay na yung father niya. And allegedly, may nakuha daw na illegal items. One is subject for the search, which is an Armalite. But the other one is not subject for the search kasi wala namang search for illegal drugs. And allegedly, meron din daw doon. Nakuha daw po sa isang cabinet na lock. But the vice mayor says na planted yun kasi kinuha sa kanya yung lock. Pumasok daw muna yung ibang police. Tapos sinearch yung bahay bago dumating yung CIDG na nag-serve ng warrant. So napasok na yung bahay niya bago pa na-serve yung warrant niya. Pero ang sinasabi po, unang nagpaputok daw yung mga security ni Mayor? Ma'am, as far as the Mayor's death is concerned, hindi po natin clear kasi naputo lahat ng CCTVs eh. Parang they made sure na walang evidence. But as far as the people from the ground are concerned, sinabi nila na wala naman pong nagpaputok. In fact, wala daw sugatan sa mga police. And if you wanna check the picture circulating sa Facebook po, makita po natin na parang headshot po talaga si Mayor, misis niya, si Board Abio. So parang wala na sigurong chance na manglaban sila. Pero meron po tayong report na natanggap kasi kay Chief Superintendent Pacleb na meron daw isang police na nasugatan. Allegedly, ma'am, narinig po namin yung discussion nila dun sa station. It might be friendly fire. Kasi nadapan daw ng bala sa gilid ng tenga niya. But they're trying to check if the bullet that hit or nakadapi sa kanya are from the military or the police or from other sources. Sir, apparently it was from a shrapnel ng isang pumutok na granada. Meron ba kayong impormasyon na merong pumutok na granada? Yes. Ma'am, narinig po namin dito sa buong Ozamis City na may pumutok and when I talked with the Vice Mayor, sabi nila na allegedly wala na daw choice yung mga police kundi maghagis ng granada kasi may mga
gustong sumaklolo sa at mag-witness sa search ng mayor kasi takot silang plantera ng kung ano man yung mayor. May mga CBOs daw doon at nung allegedly natakot daw yung pulis na kuyugin sila kaya pinatukan ay tinapunan ng granada. Okay. Kasi kung sa pulis po yun, dapat dun sa kanila pumutok, hindi sa mga civilian. Okay, Ginoong Okang, lilinawin lang natin. So as far as you are concerned from your camp, walang nagpaputok or walang naunang nagpasabog mula sa kampo ni Mayor Paruhinog? Nagunang nagpaputok ang mga pulis, tama po ba? As far as we are concerned, ma'am, walang nagpaputok and ang pagsabog po ay after na narinig namin yung isang klaseng gunfire lang naman, parang Armalite lang siya. Wala naman kaming narinig na small gunfire kasi rinig na rinig po talaga sa buong city yung sound ng mga firearms. Ano sa tingin nyo, Ginoong Okang, ang motibo sa nangyaring search operation na ito in the middle of the night? Ma'am, I would have to tell you that a few months back, mga February, may parang sort of incident na nangyari sa bahay ni Mayor kung saan allegedly may mga naka-full battle gear na mga pulis na pumunta doon at sinetten allegedly sila. Makikita niyo po yan sa Facebook post ng Vice Mayor, yung mga sentiments niya. And matagal na nilang ine-expect na ililiquidate sila kasi allegedly from the interviews given by Chief Espinido sa mga local TV station, paulit-ulit niyang sinasabi na malapit na silang mag-inkwentro ng kanyang sweetheart, which is referring to the Vice Mayor. This is not from me, ma'am. You can have footages of these interviews in YouTube. You can just search it, ma'am, and you can listen to it. Yes, Ginoong Okang, kasi dati nang pinangalanan ni Pangulong Duterte si Mayor Paruhinog na sangkot umano sa drug trade. At ito po bang incidenteng ito ay nakikita niyong may kaugnayan doon sa pagkakasangkot at pagpangalan sa kanya ng Pangulo na kabilang sa involved sa drug trade? Allegedly, ma'am, parang ganun na nga kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating butihing local chief na pag nanguhuli siya ng drugs, malapit na daw siya sa head at palagi niyang pinapangalanan yung Paruhinog family as the head. Are you saying that he was really targeted? In my opinion, ma'am, basing on the interviews played and replayed over the local TV stations, parang ganun po. Parang ano po? Parang it was planned and targeted to be liquidated. In just my own opinion, basing on the interviews that you will hear in the local TV station dito po sa amin, paulit-ulit po yan na sinasabi ng local chief of police. Ginoong Okang, ano ang magiging succession of power sa inyong lungsod ngayon? Kasi wala na si Mayor, inaresto naman si Vice Mayor. We're still hoping that the Vice Mayor can function as Mayor because she is still under detention and she's not yet pronounced guilty by a court of law. But as far as the Vice Mayor is concerned, the brother of the Mayor, Ardot Paruhinog, who is the first counselor, is bound to succeed unless he is killed himself. And then after him would be Counselor Irene Luanting. Mm-hmm. Known here as Gurlet Luanting, who is next in line to become Vice Mayor or Mayor if they cannot perform their duties. All right. May ilan lamang pong katanungan pa po ang aking partner na si June Veneracion, Ginoong Okang. Attorney Sir Okang, magandang tanghali po. Tanong ko lang dun sa portion ng inyong sinasabi na pinutol ang CCTV, ninakaw ang recorder. Ano po nangyari? Paano po nangyari yun? Pinutol muna bago sila pumasok? Nasa loob na sila nung pinutol? Paano po ba nangyari doon? Nasa loob na daw po sila. Kasi may camps din po sa labas. Okay. Pinutol doon sa labas, sa loob. Tapos after that, sinuha daw yung recorder. As far as the house of Vice Mayor is concerned, kasi nakita daw niya po. Uh-oh. And reports po from the other houses, the same din daw po ang ginawa. Bago po nangyari ang putukan? Bago nangyari ang putukan, sir. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Usami City Legal Officer Attorney Jeffrey James Okang. Magandang tanghali po. Opo. Bye-bye.